DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Tigilan niyo na ang paghamak sa akin! Oo! Marumi nga ang pinanggalingan ko! Marumi rin ang ginawa ko! Ngunit ako na putik! Alag-ahon sa inyo sa pagkalugmo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako na putik ang nag-ahon sa inyo sa paggalugmok. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Nabili ko ng pride detergent na inutos ni inay. Uuwi na ako. Aba, si Aling Luring itong makakasalubong ko. Mabati nga. Aling Luring! Ay! Magandang hapon ho. Oh, ikaw pala, Monching. Magandang hapon din. Ano kailangan mo? Binati ko kayo ng masalubong ko dito sa daan. Oo. Kasi kukumustahin ko sana kayo eh. Ay, ayos naman ako. Awa ng Diyos, hindi nagkakasakit. Bakit? Kasi hindi ko kayo nakita sa kasal ni na Miguel at Medina nung isang linggo. Kaya kinukumusta ko kayo. Talagang hindi ako nagpunta doon dahil ayoko. Hindi ko gusto yung babaeng pinakasalan ng anak ko. At alam niya yun. Pero pinili pa rin niya ang babaeng yun kaysa sa akin na kanyang ina. Sabagay, nakakasama talaga ng loob yun dahil kayong ine. Mabuti ka pa nga, naiintindihan mo ako. Pero kasal na ko sila. Kaya sana, tanggapin nyo na lang. Ay, hindi! Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang Medina na yon. Tandaan mo yan, Monching! Mukhang hiyang ka sa pag-aasawa, Miguel.
Medyo tumaba ka eh. 2 weeks pa lang kayong kasal ni Medina. Alam mo kasi, pare, ang sarap magluto ni Medi. Kaya laging maraming kain ko. Mahusay din mag-asikaso. Noy, pre. May ibabalita nga pala ako sa'yo. O, ano yun? Nakasalubong ko si Aling Loreng nung nakaraang linggo. Kinumusta ko? Alam mo, matindi pa rin ang galit niya sa inyo, pre. Si Inay talaga, hindi pa rin ako maunawaan. Sabi pa nga niya, kahit kailan daw, hindi niya matatanggap si Medina. Nagdesisyon na ako. Ahayaan na lang muna namin siya. Siguro naman, lilipas din ang galit niya. Lalo na pag nakitang paligaya naman pagkasama namin ni Medi. Kasi bigyan niyo kaagad ng apo, pre. Sa palagay ko, kapag may apo na si Aling Loreng, huhupa ng galit niya. Oh, Medina, bakit malungkot ka? Hindi mo ba nagustuhan ang pasalubong ko sa'yo? Gusto naman, kaya lang... Kaya lang ngayon, oh. Nakasabay ko sa palengke ang nanay mo. Binati mo? Oo, katabi ko siya eh. Kaso, sinigawan niya ako. Ha? Kung ano-anong masasakit na salitang sinabi sa akin. Pinikot lang daw kita. Kaya mo ako pinakasalan. Iyang-iya ako sa mga tao, Miguel. Medi, pasensya ka na sa nanay ko, ha? Magbabago din siya. Siguro paglipas ng panahon. Basta, ituloy lang natin ang maganda nating pagsasama. Talaga, pre? Magkakaanak na kayo ni Medina? Oo, paring Monching. Magdadalawang buwan na raw ang tiyan niya, sabi ng doktor. Very good, pre. Baka pagkapanganak niya, humupa na rin ang galit ni Aling Loreng. May apo na siya. Sana nga, pare. Ayoko rin naman na galit sa amin ang mga magulang ko. Siyempre, mahal ko rin ang nanay ko. Oh, mangyayari din ang gusto mo, pre. Hintayin mo lang. Oh, edi papasada ka ngayon. Oh, siyempre naman. Lalo ako magsisipag ngayon sa pagkayod. Dahil magiging tatay na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, narito po ang apo ninyo. Ano? Opo, Nay Loreng. Heto po siya, oh. Lalaki po ang apo nyo. Hindi ako interesado sa batang yan. Nay, hanggang ngayon ba naman galit pa rin kayo? Isang taon na kaming kasal ni Medina at may apo na kayo. Ha, pakialam ko. Eh, hindi naman po ako nagkamali sa desisyon ko. Maayos naman ang buhay namin mag-asawa. Nagmamahalan po kami ni Miguel, inay. Hoy! Pwede ba wag mo ko matawag-tawag na inay? Ha? Oh. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na manugang ang isang patay gutom na putik na tulad mo! Umalis na nga kayo rito!
Bakit malungkot ka, Miguel? Nahihiya ako sa'yo, Medina. Dahil sa mga sinabi ng nanay ko. Alam ko, hindi ka man nagsasalita, pero nasaktan ka. Oo, aaminin ko. Saktan ako. Pero dahil narito kayo ng ating anak, kaya naiibsan ang sakit na yun. At nasasabi ko sa akin sarili, hindi ako dapat sumuko. Medi. Kaya sana, huwag kang mawawala sa tabi ko, Miguel. Huwag mo kaming iiwan ng ating anak. Oo. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Magkasama tayong lalaban. Sobrang bait talaga ng asawa ko, pare. Napagpapasensya niya ang nanay ko. Oo nga, pare. Swerte mo talaga kay Medina. Maganda na, mabait pa. Eto ka, may iba nga pala ako. Kailan ba ang binyag ng anak ninyo? Sa susunod na linggo, pare. Kaya maghanda ka na ng panregalo sa inaanak mo, ha? Oo ba? Basta maghanda ka na rin ng pangtoma natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang himbing ng tulog ng apo ko. Hindi na malaya ng pagdating ng kanyang lolo. Oo nga, Hoytay. Maging ang paghalik niyo sa kanyang paa. Oh, kumusta na kayo? Mula nung binyag, hindi na ako uli napadalaw dito. Maayos naman po kami. Yun nga lang, mula nun parang napapadalas na po ang pag-inom ng alak ni Miguel. Bumalik siya sa dating bisyo? Ay, hindi naman po. Wala naman siyang ginagaso sa mga pinupuntahan nilang inuman ni Monching . Kausapin mo siya na maayos, anak. Hindi na siya dapat magbalik sa bisyo niyang paglalasing. Tama na yung minsan, dahil baka ang alak pa at sumira sa maganda niyong pagsasama. Tama si Mang Bebong, Medi. Mukha kasing nababarkada na naman si Miguel. Hindi naman lagi, Olga. Kapag nayayaya lang ni Monching. Pero dapat, matuto rin siyang tumanggi. Katulad ngayon. Alam mo ba, nakita ko sina Miguel at Monching. Huh? May mga kainuman doon sa lugar namin. Ano? Eh, dapat namamasada siya ng tricycle ngayon, ah. Baka iniwan niya yung trabaho dahil sa alak. Nako, hindi na maganda nangyayari, Medi. Kaya pagsabihan mo na yung asawa mo. Oh, Medi. Bakit gising ka pa? Ating gabi na. Alam mo namang mula nang ikinasal tayo, hindi ako natutulog sa gabi hanggat wala ka pa sa bahay. Pasensya na, medyo nagkaya yan . Si paring Monching. Kaya ba hindi ka namasada? Hindi, bumasada ako . Gaya lang, nasira yung tricycle kaya umuwi ako ng maaga. Bakit ka ganyan, Miguel? Bakit? Nagsisinungaling ka na sa akin. Yan bang bunga ng alak? Medina. Kaninang hapon ka pa nakita ni Olga na nakikipag-inuman doon sa may lugar nila. Kayo ni na Monching. Sabihin mo, bumabalik ka na naman ba sa bisyo mo? Medina, pasensya na.
hindi na mauulit. Pangako. Matupad nga kaya ang pangako ni Miguel kay Medina? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jeneline de la Cruz, sa papel na Medina. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiha. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ako na putik ang nag-ahon sa inyo sa paggalugmok. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.